Ganun talaga naman bonggang-bongga yun para sa kanya. Pero ito yung game 1 ng ating best of 3 series, Impunity KH. Sa blue side, red side naman ng RRQ, Albert. Para sa kanyang Ling, bless naman sa PNK, Skylar sa Esmeralda. 824 sa kanyang Kufra at Sosho. Para sa kanyang Alice. Yan, para naman sa ating blue side, yan ang Impunity KH. Boom, magagamit ang X-Board. We have Niker on this Johead, the 7KH. For the back siya, Rookie Maru. Para sa isang Valir and OP for the Harit. So ito ang sinasabi natin mga besi. Up naka-ready dito yung Impunity KH at ginugulo yung mga tropa ng RRQ with that buff. Maga yan. Ay, pero na-secure. Na-secure mga besi. Pa, retribution is the key para kay Ling dito sa side ng RRQ. Pero yung ano ha, Esmeralda nandito naka-ready naman for the side of RRQ against Impunity naman. Tama ka naman dyan. Pero habang kumukuha sila, sinecure na lang nila yung Lido Wanderer na pwede rin naman silang gumawa ng, invade ng blue buff. Pero mas better nga naman na yung Ling maaga mag-level 4 para ma-maximize niya agad yung kalakasan ng Tempest of Blades niya. So yun yung ginagawa ng RRQ ngayon. Hindi sila aggressive katulad ng ginawa nila kahapon. Ngayon, pinapantayan lang nila yung laro ng Impunity KH. Is it true? Pero dito, best kumapansin natin and sa mga nanonood for RRQ pala, apat sila naka-flicker. So, yun yung literal na kapag siguro na naglapag na ng Zaman Force, automatic flicker out para hindi na umabot pa doon sa Zaman Force. Pero speak of which, first blood guard mga kaibigan for Impunity KH ngayon sa ating laban. Nabigyan si PNK, wala na mangungulit, level 4 na yung pari nating Harit. So pwede silang kumuha ng objective dito sa bottom lane. Ito na nga si 7KH, Niker, nag-aabang pa nga. Uy, medyo na-cycro sila dito ng bahagya. Pero Zaman Force na ilipagpatay agad yung nasa bottom lane na 4-man rotation coming from Impunity KH. Pero RRQ, sasagot nga naman dun sa nangyari. Level 3 si pari Bingbong, lalaban pa din. Ayun na, nabigyan. No, mga beswap, binalibag nga lang dito. Ito na si Baksha with that Rolling Stone. Pero kita natin mga kaibigan, si 824. Wala lang buhay. Pero napakaganda nung crowd control tsaka slow na kaya ibigay nung Chichudog. Kasi nakatakas sila dahil doon. Pero mga kaibigan, we have OP here on this Harit. Napili talaga gumamit ng Zaman Force para if ever mas mabilis or mas malayo yung kaya niya i-dash away against this RRQ team. Pinasok ni EA 824 mga kaibigan. Balakbagan sa middle lane. Here comes the last insanity. Rookie Maru with the kill para sa side ng Impunity KH. Hindi pa tapos yan. Talaga namang tuloy-tuloy lang ang laban. Medyo lumabig yung simoy ng hangin kanina. Pero ngayon, uminit bigla kasi nag-level 4 na yung mga cores nila. So yun yung maganda dito sa nangyayari. Talagang minamaximize na nila. Wala silang pinapalamang. Lahat gusto nilang kuwanin. Pero speaking of kuwanin, sino nga bang nakakuha? Tempest of Blades na ilapag na. Pero makakatakas nga pa. May red side o may red buff siya doon. Alis naman dito sa kabilang gilid. Si Niker nag-aabang. Uy, level 4. Nag-level 4 na yung baksa mga best swap. Si 824. Masastan pa rin ng Valir. Si Joyd nag-aapatay sa may likod. And 7KH again with the 2 kills against RRQ. At napakaganda ng pagkaka-level 4 din na nung baksa. Tapos nagre-revitalize pa siya. Automatic. Talagang hindi na siya aalis doon sa teamfight na yun. At ang kinagandahan pa for Impunity KH, yung site kung saan sila nagkaroon ng clash, napakalapit lang doon sa Lido Wanderer tsaka dito sa turtle. At gaya na sinabi natin na turtle objective here has been taken by Impunity KH para sa ating laban. Oh, 5-1 agad ang ating score and sila agad yung lumalamang mga kaibigan. Kill plus the objective, talagang tuloy-tuloy plus Ling hindi nakahawak ng blue buff dito. So mahihirapan nga naman siyang mangulit at mga labit sa mga kalaban niyang Impunity KH. And to think na 5-1 ang score natin ha, apag-apat na minuto pa lang. Pero yung Ling natin dito medyo nahihirapan dahil dun sa aggressiveness na pinapakita ng Impunity KH. Speaking of, eto na naman sila. Mukhang galit na galit sa 7KH. Talagang aggressive na yung galaw nila ngayon. True, ang lalim ni KH lagi. Tsaka kita niya mga kaibigan, we have OP here, ginap niya Zaman Force. Supposedly, para masira o to turn down this turret agad sa mid lane. Pero nandun yung sinasabi natin, PNK. Pero napakaganda ng pagkakasupport dito ni Rookie Maru. Talagang walang makalapit eh. Isang asiring torrent lang niya mga beswap, automatic disengage agad dito for RRQ. Ang kinagandahan sa lineup dito ng RRQ, napakaganda ng lineup nila pagdating sa late game kasi more on sustain silang lahat. Ayun, yun yung maganda sa kanila, talagang papalag pag dumating yung dulo. Kaya as early as possible, tapusin na ng Impunity KH ang laban. Kaso ang problema, kung papayag yung RRQ. Pero dito sa bottom lane, Tempest of Blades na ilapag para nga naman mabuhay. Samantalang papasok pa rin si paring Kupra. Bouncing ball para sa kanya, Zaman Force na ibigay naman dito. Tingnan natin kung makakatakas nga ba si paring 824. Pero nakapag-figure out nga siya doon. Pero ito na naman, si Rookie Maru. Open na yung blue buff, kailangan nilang kuwanin to. Kailangan nilang i-deny. Oh, ang lalim mga beso, dito na Impunity KH. Ito si
Esmeralda, dinedelay naman yung top lane side. Kinagandahan for Impunity, talagang hindi nila binigyan ng opportunity yung Ling na makuha ng buff at dahil doon, nasira pa nila yung mid lane turret. Although for this Esmeralda, feeling ko, napag-usapan nila ng RRQ na wag ka na muna sumali pagdating sa team fight kasi kumapansin natin sa lineup ng Impunity KH naman. As much as possible, pag mag-aano sila sa team fight, tinatry nila na lima sila. Tama ka dyan. Para at least, best, mapugo man yung isa nila, may isang aangat. Yun yung gusto ng RRQ ngayon. Hindi yung lahat sila sumasama sa clash. Yes, may chance na pwede kayong makalamang sa clash pag lima kayo. Pero kasi, may 50-50 din yun. Pwedeng lumamang, pwedeng hindi. So, doon na sila. Sa safe lang sila. So, RRQ... Kapag lima-lima, best, may tendency na parang magagawa kayo in terms of farm. Yun. Lala na may mga naka-roam sa inyo. So, yun yung crucial dito para sa side ng Impunity KH naman. Although, for this one, si Skylar ang pinakaasahan dito ng RRQ na mag-scale up ng damage. Tapos yung defensive items dapat ni PNK meron na. Speaking of which, dito sa bottom line, ayun, guys, mga kaibigan, mukhang makakahuli dito, Ejector. Pero napakasakit ni Niker. And that is going to be a secured kill for RRQ ngayon sa ating laro. Napakahirap nga naman talagang tumakas against 2, lalo na kung Johead ka. Tama ka naman dyan. Tapos yung Alice, bumalik ka agad yung buhay. Ganun kadaling bumalik ang buhay ng isang Alice dito and RRQ bumabawi na ngayon. Nakakalas na sila or nakawala na sila dun sa pressure na binigay ng Impunity KH nung early stage of the game. So tingnan natin dito kung papayag nga ba yung Impunity KH na ganun na lang ba na makakataka sila sa pressure na binigay o ipipressure pa rin nila until now. Pero yung top lane natin dito kung mapapansin talagang bakbakan si Boom tsaka si Skylar. Kanina ba yan? Ayan na si 7KH rolling in the deep mga Besiwap at si OP papasok na rin. Napakasakit naman na kanyang Chrono Judge at na kanyang Zaman Force dahil dyan another kill na naman para sa side dito ng Impunity KH. 6 itong ating score. So far for RRQ ang pinakaginagawa nila talagang dito ang gameplay is yung sa may bottom lane side. As much as possible yun yung pinapalali nila na minion wave against Impunity dito. Wala na silang pakialam kasi alam nila yung Johead yung kalakasan ng Johead kaya dun sila nagfo-focus kasi yung top lane kaya naman i-hold yung Esmeralda pero yung bottom lane mahihirapan yung Alice dun. So yun yung nagfo-focus yung RRQ dun parang nga naman lumalim katulad ng sinabi ni Bes. Ngayon parang ang mangyayari ngayon magpapantay na uli sila. Titingnan natin kung sa taas ba sila magfo-focus o sa middle third na din sila magfo-focus dito. Pero si Shosho, makakatakas yan kahit papaano gawin ano siya may mamba out siya. Ang magandang ginagawa dito naman ng Impunity KH, talaga hindi nila binibitawan yung middle lane nila or hindi nila binibigyan ng opportunity dito yung RRQ na bawasan yung middle lane side. For this one though, kita natin, meron naman turtle objective. I guess for RRQ, mahirap for them to i-contest yung ganito kung yung dalawang players nila is medyo nasa baba. Speaking of, secured na ulit dito ng Impunity KH ang objective na yan. Kanina si Ling, pinuntahan niya si Niker, kaso nagdalawang isip siya kasi medyo mabilis nga naman yung takbo dito ni Niker. May Lido Wanderer, Stoppable Force na ibigay. Tingnan natin kung makakatakas kami. Hindi na! Katakas dito yung Alice, mga kaibigan, patay agad dun sa bottom lane. 7-2 ang ating score. Item check nga tayo, direct Pope, parang Para dito sa ating laro, we have tatlong 5K gold leads dito or tatlong may 5K para sa side ng Impunity KH at another kill sa may top lane side na talagang pinasok na dito ng Impunity KH, mga kaibigan, 7KH still alive for that one. Buhay pa rin, mga kaibigan, for that one. And kita naman natin for the joy, next item niya is going to be the Blade of Despair, so additional damage. So pwede na siyang maging mag-isa pagdating sa lane kasi pag napasok niya mag-isa, ang kanyang combo, automatic, possible instant kill para sa kanya. Oo, ejector lang, best. Mag-ejector, sabay-sumabay-sabay yung racket. Kahit ipang KS niya lang, ipanghabol niya lang yung yung unstoppable force niya, magiging okay na yun para sa kanya. Tsaka 0-2 yung Alice, nakatapat niya dun sa bottom lane. Kaya madaling-madali sa kanya. Speaking of madali, direct, ibaba mo ng onte dun. Yan, daling-dali. And ayun, napatay na naman for Niker. So alam ng RRQ na si Niker yung magiging sakit nila sa ulo maya-maya. Pero si 7KH dito, nakikipagpunitan pa rin kay Albert Lassin Santi. Pero tok na, Tempest of Blaze, nilapag na rin. Pero wala siyang nakuwang blue buff. Na naman. Ano pa yun, no? Parang parang yun yung trend pagka Ling user ka, literal na kapit sa patalim. Kasi parang literal... best, parang kang si Pani. Pagka wala kang blue buff, mahina ka. Parang ganun yung gustong ginagawa dito ng Impunity KH na wag na natin pahawakan ng blue buff. Ay, nakuha niya pala kanina. Pero parang for Impunity KH, automatic, kapag ka color gray na yun sa may buff, sign na yun para sa kanila para pumunta agad dun sa buff ng RRQ side. But anyways, 29K versus 23K.
for RRQ, sinasabi natin kanina, maganda yung lineup nila for the late game. Pero sa ginagawa dito ng Impunity KH, napakabilis na nga kanilang rotation. Tapos sa 7KH, napakalalim din lagi. Malalim to the point na hindi siya namamatay. So, ano ang surprisingly for this Baksha, still at 2-0-4. Knowing na talagang ang lalim at grabe siya mag-front dito, knowing na meron din siya nga revitalize, so maano nga din naman, alwal talaga ang buhay dito ni 7KH. Malapalos siya, malapalos, madulas mga kaibigan. Hindi mahuli, hindi mahuli. Kahit wala na siyang buhay, may mga chance pa rin talaga na ano, nakakatakas siya. Pero si Albert dito, ah, naku, gugustuhin atang makakuha. Pagalingan nila mag-retribution mga kaibigan. Pero pasok na, lahat sila dito. Lord has been slain by the Harit. Pero naku, si 824 mukhang mapapatay. And eto pa si OP, buhay pa rin mga kaibigan. Samantalang si Skylar, tatakbo na nga lang. Takbo mayaman na. Pero habang si Niker, inahabol si Albert. So lahat talaga sila nakafocus dun sa mga heroes na kailangan nilang kuhanin. Oo. Hindi yung ano lang. Hindi yung basta kung sino lang, ano, no? Hindi lang kung basta kung sino yung madaanan or pinakamalapit. Talagang nakita natin dito yung gusto kuhanin at patayin ng Impunity KH for this match. And again, this is the first Lord for this game number one na nasa side ng Impunity KH sa may middle lane side. Hindi naman sa 7KH! Lalim talaga, no? Pero nadali pa rin. Talagang bless ang inaano niya dito. Pinamano niya, eh. Pinamano niya ng gulong kanina doon. At kita naman natin yung Lord hindi pa rin nadedepensa. Dito ng RRQ. Pinasok na naman Tempest of Blades. OP is still alive. Pinagong aalis. Pero napakasakit ng pitik. Napakasakit ng pitik. Mga besi wap. OP with that damage. Falling Storm. Sa mga dito. Double kill for the Esmeralda. At kita natin ngayon, isa ang patay para sa side ng RRQ. Pero siraan sila ng inhibitor turret. Yun yung mahirap para sa kanila ngayon. Bukas na sila. So, magagamit na talaga ng Impunity KH yung mga bushes ngayon. So, ang kailangan ni Bless dito, itaniman lahat ng mga tagong bushes o dun sa mga bushes na malapit sa kanila para less mistakes. Kumbaga, hindi na sila mag-angbang, hindi na sila makuha ng pan-objective. Kasi pag may namatay na naman na dalawang players dito for the RRQ, siguraduhin ng Impunity KH tatapusin nila yung laro. Oh. Kasi maganda na yung pinapakita ng Harit Beast. Talaga namang, tsaka si ano, comment ako para sa akin, comment si 7KH Beast, sobrang si lalim, pero kakaiba. Tsaka si Rokoy Maru, iba din si Rokoy Maru. Kung mapansin natin yung item niya dito, Winter Truncheon, tsaka ano, necklace of Durance. Yung necklace of Durance, totally parang sa pagiging talaga support niya. Kasi yung Winter Truncheon, parang idea siya for 7KH na sige, pumasok lang na pumasok. Hindi mo ako kailangan intindihin, meron akong Winter Truncheon. Kumbaga, hindi mo maganda na ako kailangan proteksyonan para dito sa ating laro. For Alice though, meron siyang Clock of Destiny tsaka ano, tanga dito? Lightning Truncheon. So, magkakadami siya if ever dito. Ang crucial nga lang, pumapasok kasi si Minsan, tapos nababurst siya automatic dito ng Impunity KH. Tama ako dyan, pero tinamaan na naman Last Insanity na ibigay si Sosyo. Patay agad, apat na players, pero pasok lang din naman si pare nating land. Uy, siling lang pala yun. Tempest of Blades na ibigay. Albert dito mukhang mapapatay pa. Double kill para sa isang Harit, pero mag-triple kill pa nga ata. Triple kill! Mukhang maniac pa! Kulang sa damage, 7KH is still alive. Plus a maniac dito for the Harit of Impunity KH. Yung Esmeralda nandun kanina, nagsisplit push. But dahil doon, mag-isa siya magde-dep... Naging volleyball! Naging volleyball, mga kaibigan! Hindi na bumaba! Pagkakaspike na block! Diretso sa sahig! Game number one goes to Impunity.